What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, pagkwentohan natin yung NFT or yung mga non-fungible tokens. Silipin natin ASX, SLP, ENJ, MANA, and CHZ. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, baka naligaw lang po kayo dito sa ating channel. Tito Vlogs po. Tambayan to tungkol sa cryptocurrencies, anything and everything under the moon and going to the moon. Pwede natin pagkwentuhan dito sa tambayan. Kaya po huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button at pwede niyo pong isama yung all sa notification bell dahil tuwing Monday hanggang Friday hanggang bukas. And then, kanina lang pala, wala pala po ha. Sa Monday hanggang Friday, may live stream, may live tambayan po tayo. 10:45 to 12 PM po, pwede nyong ipasilip yung mga coins na minamanok po ninyo, mga titos and titas. Kaya join us. At pwede nyo rin pong i-click yung like button pagka nagustuhan nyo po itong video natin, ha, mga titos and titas. Ipasok natin muna. Unahin natin, syempre, bago natin silipin yung mga NFT, yung hari muna o yung mother of all cryptos, BTC muna ang silipin natin, mga titos and titas. Currently, si BTC nalaglag tayo doon sa falling wedge. Sa daily chart po ito. So, pero ang maganda, meron tayong nakikita support doon sa 200 moving average. Ito po yan, yung kulay pink line. So, sinasalupan naman tayo niyan, no? Ang gusto nating gawin ni BTC is to trade back dito sa the ating channel, mga titos and titas, itong trend line natin, bumalik sana tayo dyan, no? Pero ini-expect din natin na pwedeng maging resistance yan. Okay, pwedeng mag-a-attempt, babalik ulit dito, and we will try to retest itong 200. Diba? May resistance, okay. The moment na tumagos yung 200, sasaluhin tayo ng 43.9 or 44 area, which is equivalent dun sa 20% correction natin na normal na ginagawa ng BTC. Okay? Pagka nahirapan talagang bumalik dun sa trend line, okay? At bumigay yung 44 area, yung 30% ang aabangan natin nasa 40,000 area. Ito po 'yan, ano. Pero so kumbaga napakaraming support eh, no? Kung titingnan niyo sa perspective ng position trader, maraming support ito. Maraming levels of support. Ito pa lang, 200 pa lang, yun. Makikita na natin kung gano'ng katiba yan. And ito pa, no? Ang dami natin trades dyan. Ito po, you know, yung 44,000 area. Ngayon ay nagtitrade tayo ng 47,200. So, normal po na correction yan na nangyayari kay BTC sa isang uptrend, ha, mga titos and titas. Sa weekly chart natin, sa Monday magsasara yung weekly natin, silipin na rin natin. Ngayon po ay, teka, sarusin natin lahat ng drawing. Okay. So ngayon po, red candle tayo sa weekly, ha. Nag-open kasi tayo ng 49.2, okay? So, ngayon we're trading at 47, red candle yung weekly. Pero pwede naman hugutin yan by Monday. Kung hindi magkakabuhusan by Monday, pwede pa rin hugutin ng 49.2 para mag-dodgy tayo. Pwede mag-green pa rin, hugutin sa taas. Okay? If not, kung red ba yan, pangit na ba? Kung halimbawa ganito, pwede pa rin for me, no? Okay? Tapos, mga titos and titas, ito maganda pa rito. Yung mga nakakaintindi ng divergence, 'di ba, mga titos at titas, yung tinuro natin yung crossing ng mga lines na yan, ito po weekly, no? Pa-cross na po kasi yung yellow sa red. Okay? So, yung mga nag-attend ng practical charting natin, yan ay bullish sign, no?
pagka nagko-cross yung yellow dun sa red paakyat. Bullish sign. Kaya bang tumagos yan? Yes, posible pong tumagos yan this week. Basta hindi magte-trade below sa red yung candle. Okay? Meaning to say, mga titos and titas, hindi tayo bababa dito sa 42.3 area. Okay? So, hindi tayo magko-close dyan. The moment na mag-close tayo dyan sa 42.3 area, hindi magko-cross tong yellow. So, ang mangyayari, pwedeng mag-conso tayo doon sa area na yan, mga below this area, no? Or baka nga doon sa 40 na tinitignan natin, yung 40,000 kanina na level na tinitignan natin. So, medyo crucial ito, pero nakabuelo, no? Pero the moment naman kasi na dumiretso na to, mag-cross na to, so most likely, ang next scenario natin, sa weekly po ito, ha? So, macro to. Medyo malayo na yung tingin natin dito pagka weekly gamit natin. Ang next scenario na natin is yung retest nitong yellow line. Susunduin na si yellow line. Dadrapan tayo. So, let's see. But for me, the uptrend is still intact. No? So, yung sinimulan po natin noong July 19, intact pa rin tayo hanggang ngayon. Ha? Chart-wise po yan, mga titos and titas. Ano pwede natin makita sa weekly? Pwede kaya pwede tayo dito mag-top sa 58-59 area. Pwede ba rin ba tayo mag... Kung gagawa ako ng ganyan. Parang wala nang susundan to pag ginawa akong ganyan sa weekly, eh, no? Parang kung magta-triangle pa tayo, descending or symmetrical triangle, medyo alanganin na, no, for me kung weekly natin gagawin, kung gagawa pa tayo ng linya pababa dito, medyo parang alanganin. But let's see. Wait and see mode tayo, mga titos and titas. So, kung lagi naman kayo nakatambay, alam nyo naman, every downtrend, may opportunity dyan. So, next po, yung hari naman ng, wag mo natin kalimutan, bago tayo sa mga NFT, ha, yung hari naman ng alt. So, ito, si hari ng crypto, si Bitcoin, ito naman tayo. Hari naman ng mga altcoins, si Ethereum, unahin na natin, paatras tayo, unahin natin to weekly. Aba, nauna talaga si Ethereum, no? Last week pala, red candle na tayo. Pero makikita po ninyo, ito yung sinasabi natin. Tignan nyo po, no? Nung nag-cross yung MACD natin, yung yellow nag-cross doon sa red, di ba? Ang layo na ng presyo. Ngayon, magiging support kasi ito, eh, sa weekly. Yan po mga lines na yan. Sa weekly mo, magiging support. Itong 2.7, no? Pero umaakyat pa nga yan. Baka umabot na yan dito sa 2.9 bago i-retest, no? So, 2.7 to 2.9 si Ethereum. Sa weekly po yan, ha? Sa daily natin, mukhang magre-retest nga tayo yung itsura nitong candle naman natin sa daily. Kung makikita nyo po, we are trading below the yellow and the red. Kung hindi natin mare-regain back yan, siguro in ilang days tayo? Mga 1 to 2 days. This weekend, kung hindi natin mare-regain back yan, most likely by next week, we're expecting a retest na nitong area muna na to. Ito muna, itong support area na to. Kung ano yung binrake niya dati. Yan. Diyan muna, and then yung blue line. No? Kung hindi kayo marunong gumamit ng mga linya-linya ng guhit-guhit, dito ka nakatingin sa blue line ngayon, doon sa 50 moving average. Kasi pwedeng, ano ba to? 2859, itong yellow. Yung blue ay nasa 2621, diba? So, medyo malayo-layo yon. So, 2621, will it coincide doon sa yellow natin? May tatamaan ba? 2.7, pwede yung 2.7 pagka sinundo ito sa weekly, no? Kung sakasakali. So, yun ang forma ni Ethereum, ha, sa daily chart po. Kasi nag-close tayo below dun sa ating mga, yung dalawa, no? Yung fastest MAs natin, yung yellow and red. Ano ba ang pinoform nito na possible? Sige, ako nga sa 4 hour. Sa 4 hour, parang gustong hugutin, ano? Kaya may pag-asa pa rin, eh. Kasi pwedeng today, green tayo, no? Tapos mag-a-attempt na, magte-trade na tayo. Trade back na tayo paakyat, di ba? So, possible pa rin yan, ha? Kasi naka-green tayo today. Kaya itong weekend na to, for me, is crucial for Ethereum kung makakabalik tayo. Once, konti na lang to, eh. Konting trade na lang to. Magte-trade na agad tayo ulit above dito sa yellow and red, no? So crucial tong weekend na to for Ethereum. Next natin, eto na, pasok na natin yung mga NFTs natin. AXS, unahin natin.
So si ASX po ay yung Axie Infinity to, no? Pumapasok na ba tayo dito sa linya? Hindi ta. Medyo inangat ng konti ito, ha. Ito yung ine-expect natin na consolidation. Pero gusto niya dun sa medyo taas. Eh wala, okay naman niya kung gusto mo dyan sa taas. Wala naman kami magagawa. Dun siya nag-conso sa taas, no, mga titos and titas, no? So yun po yung obvious. May support na nakikita sa 4-hour chart dyan sa 67 area and may resistance sa 75. So doon nagdi-dribble-dribble. Ngayon, mga titos and titas, sa 4-hour po ito, no? 4-hour chart, nakita ninyo, no? Pagka nag-trade tayo, ito, no? Nag-trade, nag-cross yung yellow sa red, bumaba tayo, no? So ngayon, kasi since 4-hour lang to, mabilis yung transition. Pwede siyang katulad nito, bumaba, nag-attempt, bumaba, umattend. Ngayon, medyo pabuelo na ulit, no? So, mabilis ang transition pagka 4-hour kasi. If ever, magiging successful itong attempt niya, kasi nagiging resistance ngayon itong green line, no? Makikita nyo, untog na untog dyan sa 4-hour, ha? Nagiging resistance. If ever magiging successful to at we trade above this green line sa 4-hour, most likely, sa 4-hour chart, yung yellow, kakambyo ulit sa red. So, pwede tayong umakyat na naman. Eh, mahilig to. May ugali ito, ha? Mga axinatics natin. May ugali itong si AXS na pag weekend, no? Parang nalilingat tayo, biglang bumobomba. Malapit na ba? Based dun sa sukat natin to, eh. Dali lang, ha? Malayo-layo pa to. Kasi September 13 to, ito, yung haba nito. Dito natin sinukat to. Kaya tignan natin kung tama ba itong sukat ko o parang na-extend ko na nga yata ito. Andali, balik natin dito, ha. Ah, hindi, sobrang haba na pala nito. Tignan natin, ha. Alisin natin to. Ito yung sinukat natin dati. Para makita lang natin, more or less, naku po, mukhang malapit na nga ito. It's mukhang nala... extended pala yung rectangle ko na yon, ha. So mukhang kung parehas ng sukat yan, ito kasi halos parehas, eh, itong mas malaking box na to. Ito, kung paparehasin natin, ay teka, dikit natin, ha. Basta plus minus, wala naman po accurate sa chart, eh, no? Eh, August 27 na tayo ngayon, eh. August 28 based dito sa chart, ha, alas 12. So let's see tomorrow, Saturday and Sunday, pwedeng plus minus, ma-extend ng konti. Kung gagayahin itong pump na to, no? Ilang percent itong pump na to? Weekend nangyari, hindi ko alam kung ito yung weekend nangyari. So yun ang kagandahan pagka if you're monitoring few coins, eh, no? Medyo napapamiliarize ka. 78%, di ba? Medyo sakalam yun pag 78%. Layo pala ng tinalo nun. Weekend ba to? August 10. So, kung let's say, i-break niya yan, dito nila sa bottom tayo kumuha. Eh, kung 78, ang layo na, 100 na tayo dito. 100 plus na to. Kung 7, sabihin mo ng kalahati na lang, 40%, 96. Mga nasa 96, doon na tayo pupulutin. Kung gagayahin po ito, no? So, mahilig yan, sa ganyan si AXS, may mga long green candle sa 4-hour chart, no? Sa daily natin, may signs of weakness. Sa 4-hour, wala tayong nakikita signs of weakness, no? Sa daily rin. Except dito. Ito pala. Sa daily, no? Yung MACD natin. But, may ugali kasi siya. Even mag-cross yung MACD, nagko-conso lang siya. Ito nga, nag-conso, no? So, ginawa niya lang din. Let's see kung kaya niyang cambioin. Ito, laking pump nito. 47% in one day. Pinump. This is from 40 pesos, $40, all the way to 64. Diba? So, tignan natin, over the weekend, naku, exciting ito weekend na to. Kung uulitin ni AXS yan, ha? Kaya, antabayanan yan, mga titos at titas. Yung SLP, kabaliktaran yata ang ginagawa. Ayun, yung Axie natin. Ito yung drawing natin na Axie. Baka mali to yung mga, ito, nakatuwaan natin nung live. Dinrowingan natin, baka po mali to kayo. Alisin ko na yan, ha? Medyo hindi natuloy yung cup and handle, eh. Teka muna. So ang gusto nating i-highlight dito is the falling wedge pattern ni Axie. So ito po, no? Yung buntot ng Axie.
yung tail ng Axie. Yan po yung ginagawa, no? So yesterday and nung Wednesday, nauntog tayo sa EMA 13. Kita niyo po yan, no? Untog, bukol. Bumalik tayo dun sa falling wedge. Ngayon, ipit ulit tayo dun sa falling wedge, ha? Ipit na ipit tayo. Pero mga September 1 ang dulo, eh. Mga Tuesday. Let's see. Falling wedge po is a bullish pattern. Let's see kung gagana sa charting, ha? Kasi pwedeng hindi gumana. Bakit? Ang theory natin, pwedeng hindi gumana dahil yung SLP is being produced by the players of Axie na hindi naman, mostly, hindi naman nagtitrade ng crypto. So, parang they play and earn Axie. Axie tuloy, SLP, nakapalit, no? So, kung hindi sila nagtitrade ng crypto, wala sila, wapaki sa pattern yan, pwede magbato lang ng magbato. Kaya nagiging stagnant dito. Pero tingnan natin kung yung mga technicians natin sa market, meaning to say, kung yung mga talagang nagbabantay nito, yung may magic hands, ibe-breakout tayo pataas. Pag bin-breakout tayo sa pataas, ang target po ng wedge is the top of the wedge. No? Pag falling wedge is the top of the wedge, nasa 34 area. Yan ang target niya. Malayo-layo yan pagka dyan tayo pumunta. Pero hindi naman yan siguro ganun kabilis ma-achieve. At hindi din 100% sigurado. Kaya ang laging paalala ni Tito, KKBB tayo. Kanya-kanyang bili at benta, mga titos at titas. So, yan po si SLP. Kung tumagos yan sa ilalim, ito po, no, hindi naman na, wala na wala eh. Pagka falling wedge, pag tinagos po ito, hahanap tayo ng support dito, somewhere dito sa area na to. Ito po pwedeng maging support ni SLP. Yung area po na to. Yan. Most likely ito. Diyan tayo sasaluhin. Teka, lakihan natin ng konti. Ito, sama natin yung week nito. Ayun, 0.1, ano? 0.11 to 0.1 area. Diyan tayo sasaluhin, mga titos at titas. Kung sakasakaling, bumagsak naman to. Yan po si SLP. Engines. Pasok natin. Si Engine naman ay... kalinisin ko lang, ha. Ito isa sa mga naunang play last time, no, sa NFT. Si Axie ngayon na lang halos nagpakitang gilas. So ngayon o baka ngayon lang din natin napansin, ha. Etong si Engine, clear ko na nga muna. Si Engine isa sa mga nauna, 67 to, eh. Maganda kwento ko dito, natotga ako nung na-break to. Kita niyo po, dito ko tinetrade dati to, eh. Nung na-break yan, ang layo na inabot. Umabot tayo ng 3-4 pesos, no? So from 0.67 to 4 pesos. Ganito kasakalam sa crypto. Ngayon, buwelado ulit tayo kay Engine. Normal correction crypto, ilang percent to? 20 or 30? Nasa, 20, no? 17 pa nga lang to. 20% ito, correction Engine. Resistance. Ito lang dapat ang resistance, eh. Sobra na ito. Pwede ba ito? Mas maganda dito. Yan. Ito tong area na yan. Ito po. Nalagyan natin. Aba. Sa webinar, ine-explain naman natin yan. Ano? Kung paano gumuguhit. So, practice. Para makatansya ng guhit. Kung cup and handle, ang dami talagang gawa ng cup and handle. Pero hindi, medyo mababaw yung pagka-cup nito. Okay na rin yung ganyang handle, no? So pwedeng ang target kung ito yung most likely, pwedeng ito area na to. Ito, yan, yan. Ito. Yan. Po, yan. Ito, no? Makikita nyo, may support dyan, may resistance. 289 area si Engine. Pagka na, ang daming cup and handle, ha, sa crypto, hindi lang to, napakadami. So, everyday, kaya maganda. So, tumatambay kayo pati umaga, kahit team replay bombers na lang. Pinapanood nyo po pati commercial. Yan. mga titos and titas. So, ang daming mga cup and handles na na-form, ha, mga titos and titas. Kung gusto nyo pong i-trade itong si Engine, two options kung bago kayo sa crypto at wala pa kayong account, nagbabala kayo, you can trade this
sa PDAX, okay, local stock stock exchange, no, hindi broker, local centralized stock exchange ng crypto sa PDAX, you can use our tambayan link, Tito Vlogs po, type nyo lang Tito Vlogs and you will get 50 peso BTC, worth of BTC pagka ginamit nyo po yung link natin. So merong engine doon, kaya pwede nyo pong i-trade dito sa PDAX, no? Pagka mabilis lang, wala pang 5 minutes siguro, makaka-open na kayo ng account sa PDAX, no? Ngayon, kung medyo familiar na kayo sa crypto space, gusto ninyo international na exchange, marunong na kayo mag-P2P, no? Pwede nyo rin pong i-trade dito sa Binance. Okay? So pwede nyo rin pong gamitin yung link natin to get naman, no? To get 10% rebate sa commissions ng kada trades po ninyo. So may 10% rebate sa commissions ng kada trade ninyo pag ginamit nyo po yung link natin sa Binance. Nasa description po yan ng video na to. So yan si Engine. Ipasok natin yung mana. Ito to, Decentraland. Si mana. Kita ninyo, no? So yung mga nag-NFT play, halos pare-pareha sila. Ito nila Engine. Ito yun, from 0.41, umabot na 168. So si Decentraland, uptrend na rin to. Ito muna resistance. Lumabas na ba tayo? Pero parang hindi pa tayo nagpo-form ng handle, ha? Saan po yung mga resistance? So bumalik tayo doon sa resistance natin. So wala tayong nakikitang handle na fino-form. Medyo parang W ang ginagawa. Ayan, no? So parang W. O yung parang Ethereum. Ang target naman yan will probably this. Kung sakasakali. So, hindi ka pinhandle W. Kung matutuloy yung breakout, ang target, most likely 131 area. Malayo pa rin tayo sa all-time high natin. Gano'ng kalayo pa ba tayo sa ETH? ...72% from ATH. No? So, ito yung mga pwede nyo pong bantayan. I-consider sa NFT play. If you want to construct your portfolio sa Patreon natin and you want to support also our tambayan, mga titos and titas, yan po, patreon.com/titovlogs. Next month po, pwede kayo mag-join. Wag na po ngayon, month end na kasi. Meron tayo dyan. We're sharing some tips and tricks. No? We're guiding yung mga nagte-trade sa crypto. Kung paano, isa ho dyan yung paano i-co-construct yung kanilang portfolio, no, to manage yung risk, to balance out yung risk, no, mga titos and titas. So hindi naka-concentrate sa isang coin lang, hindi naka-concentrate sa malaki lang, hindi na, so it's a balance, no, mga titos and titas. So makikita nyo po yan dyan sa patreon.com/titovlogs, no. So yan po si Mana sa daily natin. Maganda ito, parang normal yung galaw, no. Si kung si Bitcoin nag-correct na, si Ethereum parang nagko-correct na, si Decentraland swabe pa rin. Diretso pa rin yung trend line niya, eh, no. Parallel channel lang ginawa, no. So ayan, tingnan natin kung magho-hold yan. Last na po, CHZ. Chilis. Na list po ito sa Coinbase the other day, no. Kaya medyo binomba raw. Pero ang galing din ng bomba niya. Ah, ayun, no. Makikita nyo po, no, mga titos at titas. Makikita nyo itong... Nag-correct na pala siya. Nauna na pala to. Tignan nyo. Nag-correct na siya ng 18 o halos 20%. Ngayon, nakapump, nakaready na ulit. Naipump na pala ulit ito. Malupit din itong Chilis, ha. Ito naman ay fan token po, no. Pero maliit lang itong kanyang kape, oh. Kung dito ko langanin, eh. Parang ito yung... Hindi ganun kalaki yung cup. So, yun yung handle. So, ang target, most likely... Ang daming cup and handle, ah. So, breakout na to, eh. Breakout na po ito, no? So, most likely, itong area na to. Yan. So, mga 55 area, no? Kakayanin kaya na. Ngayon, nasa ano tayo? 34. Alam nyo naman sa crypto, ha? Full of surprises ito, no?
And kaliwat kanan, lilipad. Kung, dahil nga nasa bull run tayo, pag nag-correct, normal na correction yan. Importante, if you want to take your position, mga titos and titas, marunong kayo mag-construct ng portfolio para maiwasan yung patalon-talon kung hindi naman kayo trader, no? So iba po yan pag marunong kayo mag-trade, no? So tinuro naman natin sa practical charting, mamimili kayo doon anong klaseng trade ang gusto ninyong gawin. So yan po yung mga pwedeng gawin. Kung bago kayo dito sa crypto, meron tayong crypto starter kit, mga titos and titas. Sa dulo po ng video na to, pwede nyo panoorin yung crypto starter kit. Yan na muna, mga titos and titas. Eh, paano? Magkita-kita tayo sa Lunes, mga titos and titas. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!